Magandang araw, kwentong baryo, at pati na rin sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Sana po ay magustuhan ninyo ang mga ibabahagi kong kwento ngayong araw. Nangyari po ito taong 1983 sa lugar ng Siquijor. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Baldo. Sa ngayon ay dito na ako sa Manila naninirahan. Dito na rin kasi ako nakahanap ng trabaho, kaya kahit halos araw-araw na kumakayod na parang kalabaw, ay maayos naman ang aking buhay. Nakakapagpadala ko sa mga kapatid ko sa probinsya at saka nabibili ko ang mga bagay na gusto ko namang bilhin. Ang kwentong ito ay nangyari noong nasa high school pa lamang ako. Hindi ko malilimutan iyon. Fourth year graduating ako at memoryado ko sa alaala ang lahat na parabang isang pelikula. Parang peklat ito sa utak ko. Hanggang ngayon ay ramdam ko pa rin ang sakit. At kung pwede lang sanang ibalik ang oras ay itatama ko ang mga nagawa kong mali. Baka nailigtas ko pa ang mga kaibigan ko. Masasabi ko sigurong hanggang ngayon ay may trauma na ako. Kaya siguro ngayon ay halos wala na akong mga naging kaibigan pa. Tangdang-tangda ako kung papaano nagsimula ang lahat. Kakatapos lang ng first grading namin at ng mga exam sa bawat subject. Naguunahan lahat para maagang makapila sa gate, para una ring makalabas kapag nagbukas na ito. Mahaba na ang pila nang makarating kami ni na Mike at Ron. Hindi pa man bumubukas ang gate, ay bigla naming narinig ang malakas na sigawan mula sa classroom ng mga first year. Nagtakbuhan ng mga guard at ibang teacher. Nagkagulo. Maraming mga chismoso at chismosang estudyante ang umalis sa pila para makita kung anong nangyayari. Naisip namin na baka may nagsusuntukan na namang mga first year. Pero hindi. Nagiiyakan ang mga ibang babaeng estudyante noon. Merong nagtatakbuhan. May nakita pa ako isa sa mga ito na sumusuka sa gilid ng kanal. Hindi kami nakalapit sa sobrang kapal ng taong kumpol sa likod ng first year building. Pero nalaman namin kung ano bang meron. May patay raw na estudyante na nakita malapit sa basurahan sa likod. Wakwak ang katawan at wala nang mga laman loob. First year high school daw ito. At sabi ng mga kaklase nito, halos buong araw daw na absent ang estudyante. Kaya akala nila ay nagkating lang o lumiban ito sa klase. Dumating agad ang mga pulis at ambulansya. Pinalibutan ng kulay dilaw na kordon ang likod ng building na iyon. Agad kaming pinauwi ng punong guro na hindi mapakali at sinabing mahanap din daw nila ang may gawa ng pagpatay. Halos isang buong linggong naging usap-usapan ang mga nangyari sa paaralan. Halos lahat ng mga magulang namin ay takot na papasukin kami sa klase. Isang buong linggo na halos kalahati lang ng mga estudyante ang pumapasok doon. At para na rin sa kaligtasan ng mga estudyante, alas tres pa lang ng hapon ay pinapauwi na kami agad ng aming principal. Para na rin daw walang estudyanteng abutan ng gabi sa daan pauwi sa bahay. Dumaan naman ang mga araw, pero
pero hindi nahanap ang salarin. May mga nagsasabing baka napagtripan lang ang estudyante o baka mabangis na hayop ang pumatay. Pero ang pinakapopular na usap-usapan ay aswang daw ang may gawa nito. Imposible namang daw na may normal na taong nasa tamang pag-iisip ang wawakwak ng tiyan ng isang estudyanteng inosente. Matagal na rin namang may mga usap-usapan noon sa aswang na naninirahan malapit sa bayan namin. Maraming nai-report sa barangay na mga nawawalang bata, pero ngayon lang unang beses na may natagpuang biktima at dito pa mismo sa klase namin. Habang pauwi, kasabay ko sina Mike at Ron na puntang usapan sa mga aswang. Pinag-aawayan namin ni Ron kung aswang ba talaga ang may gawa. Pero si Mike ay tahimik lang. Parang may pinag-iisipang ito. Mike, ayos ka lang ba? Tanong ko rito. Paano naman kung kilala ko kung sino ang aswang? Tugon nito sa akin. Nagtinginan kami ni Ron, hindi mapakalisa sinabi ni Mike. Ano bang sinasabi mo? Paano mo naman makikilala ang aswang? Muling tanong dito ni Ron. Ilang segundo siyang hindi nagsalita. Tumigil siya sa paglalakad at saka nagkwento sa amin. Ito ang naging kwento ni Mike. Nagising daw siya isang hating gabi. Naiihi ito. Patakbo naman siyang lumabas ng bahay para umihi sa gilid ng purong mangga na lagi niyang iniihian kapag gabi na. Nang matapos daw ito ay narinig niyang kaluskos mula sa damuhan sa gilid ng daan. Ibinaling naman niya ang tingin sa direksyon ng tunog na iyon. Gumapang ang takot sa buong katawan niya sa kanyang nakita. Ang guro namin sa Pilipino na si Miss Cruz, hubot-hubad na gumagapang sa lupa na parang hayop. Gulong-gulo ang buhok nito at kumikintab ang naglalakihang ngipin. Nang mailawan ito ng napakaliwanag na buwan. Hindi raw nakagalaw si Mike sa kinatatayuan niya. Halos naihipa raw siya ulit dahil sa sobrang takot. Nang tuluyan nang makalayo si Mrs. Cruz, ay saka lamang siya kumaripas ng takbo papasok sa kanilang bahay. Pwede natin siyang sundan sa bahay niya. Suggestion ko matapos itanong ni Ron kung anong gagawin namin para makumpirma na aswang nga ba si Miss Cruz. Matapos makauwi ay nagbihis muna kami bago nakita-kita sa harap ng eskwelahan. Tumambay kami sa isang tindahan para makita namin kung kailan lalabas si Miss Cruz. Alam naming naglalakad lang siya pauwi kaya hindi kami mahihirapang sundan ito. Pasado alas 5 na nang lumabas si Miss Cruz. Agad naman kaming sumunod. Tinitiyak na may ilang metrong distansya ang layo namin para hindi niya mapansin na sumusunod kami sa kanya. Medyo malayo ang bahay ni Miss Cruz. Halos 5 minuto rin kami naglakad para marating iyon. Walang ibang bahay na malapit sa bahay ni Ma'am. Malaki ang bahay nito. May kalumaan pero masasabing hindi kung sino lang ang nakatira dito. Nang pumasok si Ma'am ay lumapit kami sa bahay. Nagtatalo pa kami noon kung papasukin ba namin ang bahay para makahanap ng
ebidensya o uuwi na lang kami. Paano naman kung aswang talaga si Ma'am? Tanong ni Ron. Hindi naman tayo papasok sa bahay. Dito lang tayo sa labas maghahanap. Tugon ko naman dito. Naglibot-libot na nga kami at nakita namin ang malaking butas sa gilid ng bakod ng bahay. Kasya kami, kaya malaya kaming makakalabas-pasok doon. Ano, tara na. Paanyaya ako sa dalawa kong kasama. Dumidilim ng paligid noon. Napapalitan na ang kulay gintong langit ng mga itim na ulap na nagsasabi na paparating na ang gabi. Pumasok naman agad si Mike. Sumunod ako at nasa huli naman si Ron. Para kaming mga magnanakaw na mabagal na naglalakad papunta sa likod ng bahay. Pero bago pa man kami makarating sa likod ay biglang bumukas ang bintana. Iniluwa nito si Miss Cruz at sa isang iglap ay nasa harap na namin ito. Parang samang kukulam ang gulo ng buhok niya at ang mga kuko ay sobrang haba. At ang mga ngipin ay maihahalin tulad mo sa isang leon dahil sa laki nito. Wala rin siyang saplot noon. Makapalang balahibo nito na parang hayop sa katawan niya. Napakabilis ng galaw nito. Hindi ko nakita ang paglapit niya kay Ron. Sakal niya na ito at nakataas sa ere. Umiiyak na si Ron noong mga oras na iyon. Agad kaming tumakbo palabas ni Mike. Alam namin na ang mangyayari kapag naabutan kami ni Miss Cruz. Lumabas kami sa butas ng bakod at kumaripas papalayo. Alam naming hindi na naming maililigtas si Ron, pero pwede pa naming isalba ang sarili naming buhay. Sabay kaming tumatakbo ni Mike nang marinig namin ang tumatakbong mga yapak sa di kalayuan. Agad na lumingon kami parehas at nakita naming nasa likuran lang namin si Miss Cruz. Mas binilisan namin ang aming pagtakbo. Alam kong isa lang sa amin ang makakaligtas, kaya lumiko ako sa ibang direksyon. Iniwan ko si Mike. Iniwan ko siya at alam kong iyon ang pinakamasamang bagay na ginawa ko sa buong buhay ko. Iniwan ko siya para makaligtas sa guro naming isang aswang. Narinig ko ang sigaw ni Mike. Ayaw ko na sanang lumingon. Ayaw ko nang makita pa kung anong nangyari kay Mike. Pero hindi ko napigilan. Pag-ikot ko ng tingin ay nakita kong nakahiga na si Mike. Nakalahod dito ang aswang at nilalantakan ang tiyan nito. Tumutulo ng mga luha ko sa pagkakataong iyon, kabaryo. Ako ang pumilit sa kanila na pumasok kahit delikado. Kung tutuusin ay ako ang may kasalanan ng lahat ng ito. Pero pinapagana ko pa rin ang mga paako. Tumakbo ng dahil alam kong nakasalalay sa mga paako ang aking buhay. Hindi ko na maalala kung paano ako nakarating sa istasyon ng mga pulis. Basta ang naalala ko ay nakaupo na ako sa harap ng pulis na may tumitipa sa typewriter. May hawak akong mainit na kape sa isang baso habang nanginginig sa takot. Ang sabi nila, hindi raw nila maintindihan ang mga sinasabi ko noon. Putol-putol na ang mga salita ang lumalabas sa aking bibig. Pero nang huminahon ako at nang makapagtanto na ligtas na ako, ay saka ko lamang naikwento ang lahat. Pinuntahan ng mga pulis ang lugar na ikinuwento ko sa kanila. Natagpuan nga nila roon ang katawan nila Ron at Mike. Parehong walang mga buhay at walang mga laman loob.
hindi na nila nahanap pa si Miss Cruz. Hinalughog nila ang buong bahay pero wala silang nakita doon. Simula noon ay wala nang nakaalam kung saan ba pumuntang guro namin na isang aswang. Hanggang ngayon ay dala ko pa rin ang konsensya ko ang mga nangyari sa dalawa kong kaklase. May bigat pa rin sa puso ko na hindi maaalis. Tuwing naaalala ko ang mga panahong iyon, ewan, siguro dadalhin ko ito hanggang sa tumanda ako at mamatay. Minsan napapanaginipan ko pa rin ang mga nangyari at sa panaginip ko, hindi ako nakaligtas. Kahit anong takbo ko ay inaabutan ako ni Miss Cruz. Saka ako magigising at hindi na ulit pa makakatulog. Ito po ang pangyayaring hindi ko malilimutan kwentong baryo. Katulad nyo rin, hindi ako makapaniwala na mayroon pa palang totoong mga aswang. Akala ko chismis lang ito, ngunit noong gabing nasaksiyan ko ang harap-harapan, isang pagkakamali at malaking kasalanan man ang nagawa ko sa aking mga kaibigan ay sana mapatawad nila ako. Dahil sa aking kaduwagan noong mga panahon na iyon. Dahil po sa tiwala ako sa inyong channel, ngayon ko lang po ito inilahad sa inyo. Kung nasaan man kayo, Mike at Ron, sana ay mapatawad niyo ako. Isang karanasan na hindi na mayaalis sa aking isipan nang minsang mawala ang dalawang kaibigan ko dahilan sa isang lihim ng isang guro. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, kwentong baryo. Maraming salamat sa pagbasa po nito at sana po ay mapagbigyan nyo akong mailahad ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Baldo. Okay guys, so ayun mga kabaryo. Narinig naman natin yung sinad ni Baldo, no, na istorya niya. Medyo nalungkot lang ako kasi dun sa kwento ni Baldo, no, dalawa yung nawala sa kaklase niya. Saka hindi niya lang kaklase, kumbaga kaibigan niya. Hindi rin natin masisisi si Baldo kung bakit ganun ang ginawa niya. Kasi kahit naman sino sa kanilang tatlo, panigurado ako ng mga oras na yun, isa lang gustong mangyari. Ang mabuhay sila. Diba? Saka grabe yung ginawa ng aswang, no? Hindi natin alam kung anong klaseng aswang to si Miss Cruz. Siguro hanggang ngayon, buhay pa to. Hindi lang natin alam kung asan siyang lugar. Pero, base sa sinabi ni Baldo, nangyari to sa lugar ng Siquijor. Kasi ngayon, nasa Maynila na siya. Hindi natin alam kung saang parte o baryo sa Siquijor yung eksaktong pinangyarihan nito. Pero, sabi ni Baldo, walang karating na bahay yung bahay ni Miss Cruz. Kumbaga, nag-iisang bahay. Yun lang, Baldo, kung nasan ka man ngayon, kung marinig mo to, ang masabi ko lang, patuloy ka lang magdasal, no? Saka, hindi mo rin naman kagustuhan na ganun ang mangyari sa dalawa mong kaklase. Kayo, kabaryo, kung may komento kayo sa kwento ni Baldo, i-comment nyo na lang sa baba. Hanggang dito na lang. Maraming salamat.